So, ayun po, magandang araw po sa inyo lahat at welcome again to JLAT Vlog at welcome again sa mga viewers po namin dyan na parati pong sumusubaybay at nag-aabang sa mga pinavlog po namin mga property. So, ayun po, for today's episode po, andito po tayo sa bayan po ng Anao, Tarlac kung saan ay andito po yung property na titingnan po natin ngayon sa araw na ito. So, ito nga po ay naka-along barangay road po siya, 2-lane po ito, sementado. At ang kagandahan po nito, wala po tayong dadaan ng rough road papunta po dito sa property na ito. So, itong property na ito ay meron pong sukat na 1.5 hectare po ito. 1.5 hectare po ito, yung kabuuan po niya. At i-explain ko po sa inyo, i-explain ko po namin sa inyo yung status po o yung kanyang ano po sa property na ito. So, ito na po yung property. Ito nga po yung daan at ito nga po yung property, nakaunan po siya sa barangay road at meron na po internet connection po dito. Yung power line, andyan lang po yung posin ng power line. Ayan po yung power line po, andyan po yung posin ng power line. So, ito po ay may irrigation din po. Yung part po na yun ay irrigation po yan. Pero itong part na to ay hindi po kasama sa property. Ayan, so ito na po yung property na ibinibenta. Ang frontage po niya siguro, na-estimate ko na sa mga 30 siguro to. 30 meters yung frontage niya simula dito sa pilapil na ito. Ayan, hanggat papunta po dito sa kabilang property, ay kabilang pilapil. Sa part po na yan, sa tapat po ng poste ng internet connection o converge po yan siguro. At meron na po, meron na rin po straight light. So ito na po yung property na ibinibenta. At ang length daw po niya, ayon kay Boss Alistair, sinukat po niya sa Google Earth, nasa mga 600 plus daw po yung ganyang length, yung haba. At nasa 30 naman daw po yung kanyang entrada. So ito po ay meron pong presyo na 3.3 million at sagot po ni seller yung capital gain tax, documentary stamp at yung porsyento ng kanyang ahente. At kung gusto po natin i-negotiate yung price, sasamahan po namin kayo sa mismong may-ari. Dahil yung isang source po namin dito ay nakadirect po sa seller. Sa ngayon po ay hindi po namin kasama yung aming source dahil meron po siyang pinuntahan. At ipa-plus ko po sa screen yung title ng titulo. At sabihin ko sa inyo yung kanya issue. Ito po ay extrajudicial pero settled naman na po. At tawag po dito, meron po pang isang issue. Yung pinakadulo po niya, bali tatlong titulo po kasi ito. Yung isang titulo po ang nawawala, yung 2,000 square meter, 2,400 square meter po yung nawawalang titulo. At ang sabi naman po ni seller, ibibenta na po niya lahat. Bale, ang kabuang suot na ito nasa mga 15,000 plus 1.5 hectare po ito mahigit yung kabuuan ng property. Ipa-plus ko na lang po sa screen yung kabuuan ng property. At yun nga po, pag-usapan nyo na lang daw po yung sa may bandang likod. Dahil yung sa bandang likod daw po yung nawalang titulo. So dito sa harap daw nasa 7,000 mahigit to, tapos sa gitna nasa 5,000, tapos yung nasa dulo ay nasa 2,000 square meter. Ayan. So meron po siyang deep well, ano po sa gitna, yun po yung deep well po niya. I-zoom ko po. Yun po yung deep well po niya, yan po yung deep well. Malakas po ang deep well dito dahil mababang portion na rin po dito sa anaw ito. At ang kagandahan po nito, malapit lang po ito sa T-Plex exit o T-Plex anaw exit. Siguro estimate ko mga 5 minutes lang siguro o baka wala pa. Sa town proper ganun din, baka nasa 3 minutes lang siguro driving dahil sa banderian ay nasa town proper na. Kung nakita nyo yung kulay blue na yon, yung part na yon, town proper na po yun. Ayan. At kagandahan nga po ito, wala tayong dadaan ng rough road. Malapit lang po ito sa Maynila, siguro estimate ko mga 2.5 hours o 2 hours lang po ang driving paggali po ay ng Maynila. Ayan. So ito po ay yung kanya extrajudicial ay nasettle na po nila sa barangay at may mga pinirma na po yung mga magkakapatid po doon dahil yung nagbebenta po dito parang ayun nga po pinamana na po sa kanya ng mga magulang po niya. Sila magkakapatid daw po ay may mga sariling mana na daw po at may mga kasulatan po sila sa barangay na itong property na ito ay namana po niya sa kanilang magulang. Yun nga lang po, tinanong ko ba't hindi na i-transfer, sabi po ni seller, dahil nga daw po sa kahirapan ng buhay, kaya hindi po nila na i-transfer sa pangalan po nila. Ayan. So, emancipation patent po yung kanyang titulo. At matured naman po, 1999 po siya na award, kaya pwede na po ibenta po ito ni seller.
tao po dito. Sa 3.3 naman po, sasagutin po niya yung capital gain tax, documentary stamp at yung porsyento ng kanyang ahente. Ayan. So, ganoon din po sa kanyang estate tax kung sakaling ano po natin talaga, pati estate tax po talaga babayaran po ni seller. Ayan. So, ito nga po ay tawag dito. Nakaalong barangay road siya. Source of water po yung deep well. Hindi ko lang po alam kung may nawasan na po dito. Dahil dyan po sa part po na yun, mga kabahay na po kasi yan eh. Dito sa part po na ito, meron pong bodega dito na ginawa. Hindi ko alam kung kanino may-ari niyan. So, sa paligid po ng property, mga ano na rin po, mga palayan, may maisan. Ayun po, ito yung paligid po ng property na ibinibenta. Ayan. Andyan naman po yung irrigation canal sa part po na yan. Boss! Boss! Irrigation yan o daan? Adaan lang, kalong irrigation. Adaan lang pala. Siguro yan, farm to market road po siguro yan. Ayan, farm to market road. Ayan. So, pasensya na. Akala ko kasi irrigation eh. So, malakas naman po. Pwede kayong mag-second crop po dito dahil malakas po talaga yung mga tubo nila dito. Yung kanilang deep well. Kayang-kaya po suportahan po yan pa sa pag nag-second crop po kayo. Ito po ideal po ito sa farming. Kagaya po ito pa rice farm. Pwede kayong corn farm. Ganun po. Pwede rin po mag-term ng sibuyas dito. Or nasa sa inyo, depende po. Pwede kayo magtayo ng ano dito, ng business. Pwede yung gasoline station. O depende kung ano po gusto nyo itanim. Ilagay po dito. At yun nga po, kabahayan po yan. Kabahayan na po dyan. Ganun din po dito, kabahayan din po dyan. At malapit na po ito sa town proper. Ganun din po sa T-Plex Anaw exit, malapit na po siya. Ayan. Kahit kotse, makakapunta po dito. Dahil wala po tayong dadaan ng rough road. Ulitin ko po sa inyo, ito po ay meron pong sukat na 1.5 hectare, mahigit pa po. 3 titles po ito, pero yung isa nga po na nawala daw po nila. At yun nga po yung dalawang titulo yung available na hawak nila. Yung dalawang titulo ng kabuuan nun nasa 1.2 yung dalawang titulo. Pero tinanong ko kay tatay kanina, sabi ko naman kay tatay kanina na kung pwede, kahit yung may titulo na lang ibenta, sabi naman po niya, paano yung nasa sa dulo, wala lang akong daan doon, sabi niya. Kaya sabi naman niya, pag-usapan na lang namin ni buyer about yung doon sa dulo. Yan. Yun po ang sabi niya pa po ni seller. Pero yung presyo nga po niya ay 3.3. Sagot po niya yung capital gain tax, documentary stamp at yung porsyento ng kanyang ahente. So, kung may ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ibinibenta po dito, ay tumawag na lang po kayo sa akin. Naka-press naman po dyan sa screen yung aking number. Pero dito po, kung gusto nyo puntaan ito ng personal, sasamahan po namin kayo. I-schedule po natin para makita nyo po ng personal at makapag-decide kayo. Kung gusto nyo kausapin si seller, sasamahan po namin kayo para makausap nyo po ng personal. At kung gusto nyo pa i-negotiate yung price, i-negotiate po natin. Kausapin nyo po sila. Ayan. So, hanggang dito po muna. At sa mga bago pa lang sa akin YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga properties. So hanggang dito po muna, maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.